slick talker since a jit. Winter time, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung sino nga ba ang pinakamalakas na swordsman ngayong present time sa One Piece. So bago tayo mag-umpisa guys, kung sakaling magustuhan nyo tong video na to, please huwag nyong kalimutang i-like. At kung gusto nyo naman ng mga gantong content, ay syempre mag-subscribe na rin kayo. Dahil nakakataba ng puso talaga yung pag-subscribe nyo. By the way guys, yung mga nagpapa-shoutout pala, nilalagay ko sa dulo ng videos ko, kaya tapusin nyo tong video na to para makita nyo. So umpisahan na natin. Paalala ko lang guys ha, itong top 10 na to ay hindi ko sinama yung mga patay na, which means itong top 10 sa listahan na to ay itong present era lang. So to mention nga na malalakas na swordsman na patay na ay si Goldie Roger, Ryuma, at Kozuki Oden. At hindi ko na nga rin kinoconsider sa listahan na to yung mga Devil Fruit user na ginawa lang espada yung Devil Fruit powers nila. So to mention nga si former Admiral Kuzan at ngayong Admiral Kizaru. So sa 10th pwesto nga ay si Kinemon na galing mismo sa bayan ng mga samurai na Wano. Isa nga siya sa mga 9 Red Scabbards o siyam na pinakamalalakas na samurai sa pangunguna nga ni Kozuki Oden. Nasa 10th pwesto nga si Kinemon guys dahil bilib ako sa mga pinapakita niya during this Wano arc. Pinakita talaga na highly skilled samurai ang karakter niya at foxfire style nga ang gamit niya sa espada niya. Which means, kaya na itong makapaglabas ng apoy true sword. Sa 9th na pwestong naman guys, ay si Trafalgar Law. Siya nga guys ang captain at doctor ng Hearts Pirates. Nakaalyado nga ngayon ng ating protagonist na si Monkey D. Luffy. Mataas din ang skills ni Law sa swordsmanship. Pinakita niya nga yan sa laban niya kay Don Flamingo, though natalo siya, at pinakita niya nga rin yan sa laban niya kay Vice Admiral Virgo. At mas lumakas pa nga ang swordsmanship niya sa tulong nga ng Devil Fruit niya na Opi Opi Nomi, o mas kilala sa tawag na Operation Fruit, which is kaya niyang makagawa ng room, at sa loob nga ng room na yon ay kaya niyang pagpalit-palitin ang lahat ng bagay, as in literal na kahit ano. Basta may atoms, living things man yan o non-living things. Sa 8th pwesto naman guys, ay si Charlotte Cracker. Kita naman natin sa laban nila ni Luffy kung gaano siya kagaling na swordsman. Though kahit naka gear 4 tank man si Luffy, which is ang kanyang defensive form, ay nagawa pa rin niya tong masaktan. So si Cracker nga guys ay isa sa 3 sweet commander ni Big Mom. At ang bounty niya nga guys ay nagkakahalaga ng 860 million berries. Kaya hindi pipitsuging karakter tong si Cracker. So sa 7th pwesto naman niya ay si Shiryu, o mas kilala sa tawag na Shiryu of the Rain ng Blackbeard Pirates. Recently nga lang ay nilabas ni Shiryu ang Devil Fruit niya na nakuha niya, which is Suki Suki Nomi, o mas kilala sa tawag na Clear Clear Fruit. Isa nga itong Paramecia type na nagbibigay sa user na to na maging invisible, which is napakalaking advantage during fight, lalo na kung wala o mahina ang observation haki ng kalaban niya. Former chief guard nga siya sa Impel Down, kaya paniguradong napakataas ng skill set nito. Kaya nandito siya sa 7th pwesto. Sa 6th na pwesto naman nga ay si Roronoa Zoro ng Straw Hat Pirates. Nandito nga siya sa medyo mababang position guys dahil hindi pa nga natin nakikita ang full capacity ng lakas niya na tinuro sa kanya mismo ng greatest swordsman in the world na si Dracul Mihawk during time skip. So tingin ko pag natapos tong Wano arc ay aangat pa ang pwesto niya para sa akin. Lalo na kung makakatalo siya ng isa sa mga commander ni Kaido tulad nga nila King, Queen, or si Jack. Sa 5th pwesto naman nga ay si Admiral Fujitora. Nasa 5th pwesto siya guys dahil alam naman ninyo ba diba, kung gaano kalakas si Admiral Fujitora na kayang kontrolin ang gravity, though kahit bulag siya ay napakalakas naman ng observation haki niya. To the point na kahit hindi siya nakakakita eh ayos lang. At konting tip guys, tingin ko siya ang tatalo kay Boa Hancock. Alam nyo kung bakit? Dahil ang powers nga ni Hancock ay
kaya niyang i-manipulate ang mga lalaking tumitingin sa kanya dahil nga sa maamo at maganda niyang muka. At alam naman natin na si Admiral Fujitora ay bulag. So para sa akin, hindi yun tatalab sa kanya. Kayo, ano sa tingin nyo? Si Fujitora nga ba ang makakatalo kay Boa Hancock? Sa ika-apat na pwesto naman nga ay si Vista. So nilagay ko nga siya sa ika-apat na pwesto guys dahil kung mapapansin nyo, nasa bukod sa isa siya sa mga commander or division commander ni Whitebeard na alam naman nating malalakas sila, eh pinakita niya nga rin sa Marineford War ang swordsman skills niya, which is very impressive para sa akin. At kita nyo naman na kahit ang greatest swordsman in the world ay nasasabayan niya talaga sa laban. Though di pa nga natin nakikita ang full potential ng kapangyarihan niya at kakayanan niya. Sa ikatlong pwesto naman nga ay si Silver's Rayleigh. Isa nga si Rayleigh sa mga kakaunting karakter sa serya na to na kayang gamitin ang tatlong haki. At kahit alam naman nating may edad na siya, which is 78 years old, is undoubtedly kaya niya pang makasabay sa mga present era. Pinatunayan niya nga yan nung pinigilan niya si Admiral Kizaru para nga habulin ang Straw Hat Pirates. Dito makikita natin na malakas pa rin siya at kayang makasabay kahit pa sa present admiral na alam naman nating napakalakas. Sa ikalawang pwesto nga ay si Shanks. Si Shanks nga ay isa sa mga Four Emperors of the Sea at isa sa pinakakinakatakutan sa mundo ng One Piece. Ang nagpapatunay nga dyan ay ang pagpapahinto niya sa Marineford War sa pagitan ng Whitebeard Pirates at Impel Down Prisoners laban sa buong Marines. Though hindi pa nga natin alam ang totoong kakayanan niya o full capacity ni Shanks, pero kita nyo naman na sa tuwing mag-a-appear ang karakter niya ay laging espada ang tangan-tangan niya, tulad nga sa pagkikita nila ni Whitebeard at pagsalag niya sa atake ni ngayong Fleet Admiral Akainu. Nasa pangalawang pwesto nga siya guys dahil alam naman nating lahat na nung hindi pa napuputol ang kaliwang braso niya ay mortal silang magkaribal ng greatest swordsman in the world na si Dracul Mihok. So ang nanguna nga sa ating listahan ay si Dracul Mihok, ang binansagan na greatest swordsman in the world. Hindi nga siya babansagan ng ganto kung wala lang, meaning to say na malakas talaga siya. At ang nagpapatunay nga dyan ang pagiging magkaribal nila ng isa sa mga Four Emperors of the Sea na si Shanks. Tinuruan nga rin niya si Zoro. Kaya kung ano ang nakikita nyo ngayon kay Zoro na kakayanan niya ay dahil ngayon kay Dracul Mihok. At undoubtedly, siya ang pinakamalakas na swordsman ngayon. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Sino ang pinakamalakas na swordsman ngayong present era? Parehas ba tayo ng nasa listahan na pinakamalakas na swordsman ngayong present era? O magkaiba tayo? I-comment nyo lang yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, please, huwag nyong kalimutang i-like to. At please, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe dahil nakakataba ng puso yung pagsuporta nyo sa akin para tuloy-tuloy pa ako sa paggawa ng mga gantong videos. Yun lang, peace! Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school.